ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatang siya sa lubunin. Magandang umaga at puno ng pagpapala, puno ng pag-asa sa inyong lahat. Maganda po na simulan natin ang ating paggawa, ang ating araw at na mapaalalahanan na hindi po tayo nag-iisa. You are never alone. Why? Because Jesus is with you always. Alam ko pong may mga panahon na yun talaga yung pakiramdam natin. Para bang tayo ay mag-isa? Parang wala tayong katulong, katuwang, parang walang handang makinig sa atin. Ang paalala po, hindi tayo nag-iisa. Never alone. Jesus is with us always. At kung meron po kayong alam na nangangailangan ng pag-asang ito, maaari nyo rin pong i-share. Si Jesus po ay laging handang makinig sa atin. Kailangan lang po nating maglaan ng panahon na kausapin siya. Kausapin siya kagaya ng pakikipag-usap natin sa kaibigan. Muli po, magandang araw ang aking bati sa inyo. Welcome po dito sa ating programa, Tinig ng Pag-asa, na hatid sa inyo ng Adventist World Radio. Ako po ang inyong kaibigan, Melo Ana Demong, at kayo po ay aking inaanyayahan na samahan kami sa atin pong pag-aaral na may kinalaman sa finances sa buong buwan ng Mayo, Family Finances. Ganun din po ang pinakalayunin ng ating programa, magkaroon tayo ng pag-asa na masusumpungan sa ating Panginoong Jesus. Kung kaya nga po atin pong ipinakikilala utay-utay kung sino si Jesus. At sana po sa araw na inyong pakikinig, araw-araw, kayo po ay mas lalong nagkakaroon ng pagkauhaw at pagkagutom, yung pagnanasa na mas makilala siya ng lubusan, lumago ang ating relasyon sa Kanya. Tayo po ay patuloy sa pamimigay ng mga aklat at aralin sa Biblia na nakasisiguro po akong makatutulong sa inyo sa inyong journey ng pag-aaral kung sino itong si Jesus at kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Kanya. Kung kayo po ay nagnanais na makatanggap nito, mag-text lamang po at tumawag dito sa ating tanggapan. Ang ating mga contact information, 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Ang ating pong toll-free number para sa mga kaibigan natin sa ibang bansa, ito po ang inyong maaaring tawagan ng libre, 1-800-132-20196, 1-800-132-20196. Pwede rin po kayo mag-send ng email sa connect@adventist.ph. At kung gusto niyo po ng mga readily available, downloadable po ng mga Bible study guide, maaari kayong pumunta sa bibleschools.com/Central Luzon. Ang ating pong programa is also on socials. Our Facebook page, AWR Luzon Philippines. Our YouTube channel, Adventist World Radio North Philippines. Please don't forget to like, follow, subscribe, and share sa inyo pong mga kaibigan. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral ay ito na po yung ikatlong bahagi ng paghawak ng pera para sa pamilya. Ibigay natin ang panahon kay Ate Vici. Isa na naman pong magandang araw at puno ng pagpapala ang bati ko sa inyo, mga mahal na mga tagapakinig at tagasubaybay nitong ating programa. Sa pagpapatuloy ng pag-topic natin, pagtalakay ng ating topic, kung saan ay ito ay matagumpay na paghawak ng pera sa pamilya, ay kahapon pinag-aralan natin yung secret number 2, yung practice the senior partner plan, kung saan ay ang ating kapartner, hindi lamang tayong mag-asawa, kundi ang Diyos ay kapartner natin. Yan, binigyan natin ng diin na kapag inuna natin ang Diyos sa ating buhay, tayo ay pagpapalain. Ang secret number 3 po ay ipatupad ang planong bayaran ng utang. Ayan. Isa ito sa nagpapahirap sa atin upang tayo maging masaya sa pamilya. Yung pagka buwan-buwan na lamang ay mayroong maniningil. Diba? Na kung minsan nagagawa nga natin na pag sinungalingin pa ang ating anak, pag may maniningil, anak,
pagka dumating si kumaring Susan, sabihin mo ay wala ako, ha? Yan, di ba? Nagsisinungaling pa rin pati ang ating anak. Napakahirap po ng buhay ng maraming utang. Pero alam niyo po, ito'y ating i-discuss sa isang bukod na serya ng ating pag-aaral. Itong secret number 3 na pagbabayad ng ating mga utang. Ang secret number 4 po ay, gayon pa man kahit maliit, mag-impok ng panayan. Ayan. Minsan sinasabi natin, hindi nga, wala ngang natitira eh. Ano pang ating i-impok? Diba? Mahirap, ano po. Pero, yun bang at least meron kang sa isang week kahit 50 pesos, kahit 100? Natutuwa ako doon sa mga maliliit ang income. Sumasali dun sila sa mga microfinance kung saan weekly meron silang inihuhulog at nakakaipon sila. Diba? Ang sabi po dito sa Kawikaan 6 to 8, pumaroon ka sa mga langgam. Ikaw na tamad, masdan mo ang kanyang mga lakad. Ikaw ay magpakapantas, na bagaman walang puno, tagapamahala o pinuno, naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-araw at tinitipon ang kanyang pagkain sa anihan. So, kung yun ngang mga langgam ay nakapag-iipon, tayo pa kaya na husto ang isip at kaalaman? So, kaya lang, mag-ingat tayo kung saan natin iimpok o ang ating pera. Dun sa mga investment, sa bangko, o saan man na pwedeng paglagakan, maging matalino tayo. Kasi mamaya, yun palang ating nasalihan ay hindi effective or mamaya ay magsara. Kaya idalangin natin ito sa Panginoon kung saan natin ilalagak. Diba may kasabihan na kung may isinuksok, may madudukot. Yan po ang secret number 4. Kapag tayo ay mayroong naipon, mayroon tayong sa panahon ng ating pangangailangan o emergency, mayroon tayong madudukot. Naalala ko nung kami bata-bata pa. Kami, ibig sabihin, bago pa lang kami mag-asawa, mga maliliit pa yung aming mga anak, mayroon kaming alkansya. Siguro yung 1 liter na ano, lalagyan ng tubig. Doon kami nag-ipon pag may mga barya. So dumating yung time na parang naubos na yung aming kita. So naisip naming buksan yung alkansyang yon. At ang ginawa ko ay aking inilatag doon sa kama. Sabi ko, gusto kong maranasan yung sinasabing nakahiga sa pera. Ayan, naalala ko yung anong yon. Hinigaan ko yung barya. So kapag kahit kaunti tayo ay mag-ipon. Ngayon meron na naman ako na isang liter na tubig na pag meron akong nakita na 5 peso na coin, inihuhulog ko doon. So pag nagkaroon ng pangangailangan, pag napuno ko 'yon, 'di ba? Meron tayong madudukot kung may nangailangan na iba na pwedeng pantulong, magagamit po natin 'yon. Secret number 5. Gumawa ng budget at gamitin. Sa Lucas sa 28 ito masusumpungan. Sapagkat sino sa inyo na nagnanais na magtayo ng isang tore ang hindi muna uupo at aalamin ang magugugol kung mayroong siyang sapat upang matapos ito? Baka kung mailagay na niya ang pundasyon at hindi makakayang tapusin ang lahat ng mga makakak ng kung hindi makayang tapusin ang lahat ng mga makakakita, magpapasimulang siya'y libakin na nagsasabi, nagsimula ang taong ito na magtayo at hindi nakayang tapusin.
Naalala ko nung kami ay nagpagawa ng bahay. Siyempre, kailangan ito ay aming hiniram sa GSIS. So, hindi sila magre-release ng loan kung walang plano na permado ng architect at saka ng engineer. So, nagpagawa kami ng plano. Yung gusto naming mangyari, kung ano-ano mga provision. Doon sa halaga ng aming inutang, hindi po yon natapos ng tapos na tapos. Pero sinikap namin na yung loob ng bahay ay nasa ayos at naka-finish para kami ay may matitirhan. So nakaplano na kung kami ay magkaroon ng additional na pera, extra pera, pwede namin itong ipatapos ang ayon doon sa nakaplano, hindi ba? At ang sabi po dito, lahat ng ating pagkakagastusan ay naka-budget dapat. Nakalista. Dapat balanse ang budget. Sang-ayon sa kikitain. Eh, paano mo ibabudget yung hindi mo naman kikitain? Kaya dapat sang-ayon sa kikitain. Matapos, alisin yung mga prioridad. Ang kita ay sapat o higit sa gastusin. Mag-asawa ang maghahanda ng budget. Siyempre, uunahin ng Diyos. Ayan. Ibabalik ang ikasampung bahagi, ibibigay ang handog. So, ang personal na allowance para sa mag-asawa ay dapat kasama. Ayan. Siyempre, may mga personal na gastos din ang mag-asawa. Halimbawa ay pampagupit o pang ekstrang merong gustong bilhin. Yan. Ang mas mahusay humawak ng pera ang dapat mangsiwa ng budget. Kasi sa mag-asawa, mayroong ito'y gift din eh. Talento ito, yung paghawak ng pera. Diba? Merong babae na hindi magaling humawak ng pera. Kaya ang lalaki ang humahawak. Meron namang talagang ang babae ang magaling humawak ng pera ng budget. Yan. Kapag ka ikaw ay mamimili, dapat nakasulat pag ikay mamamalengke ay isusulat yung bibilhin. Para pagdating dun sa palengke o sa grocery ay mayroon tayong guide. Kasi ang nangyayari, pag wala tayong guide, kung anong makita, kuha na lamang tayo ng kuha, kung anong bibilhin, kung anong kinukuha, mamaya kulang na pala sa budget. Kaya mahalaga ay naglilista sa bahay pa lamang, inaalam na kung ano yung wala, yung mga pangunahing pangangailangan. Katulad ng sabon, panlaba, pampaligo, toothpaste, mga gamit sa kusina, bigas, meron bang bigas, asin, asukal, yan. Sa mga anak, meron ba silang sapat na underwear o yung mga kinakailangan nila pag may monthly period, kailangan yan, nakalista. Para pagdating sa grocery o sa pamilihan, alam natin ang bibilhin at kung ano lang yung nakalista ay siyang bibilhin. Yan. Ganyan ang pagbabudget. At alam nyo kami, bago kami pumunta sa palengke, kami nananalangin. Panginoon, sana po samahan kami ng Banal na Espiritu upang ang aming bibilhin ay yung naaayon sa inyong kalooban at huwag kaming makabili noong hindi naman kailangan. Ganyan po ang pagbabudget. Secret number 6. Higit sa salapi ay hayaang ang Diyos ang maging tagapangasiwa ng iyong buhay. Ayan. Meron pong isang kwento dito tungkol sa isang maniningil ng buwis na ang pangalan ay si Levi Mateo. Alam niyo po ay isang araw siya ay nandoon sa naniningil ng buwis
Nandun siya sa kanyang opisina at alam niyo po ang taong ito ay araw-araw ay yumayaman ang yumayaman. At marami siyang natatagong kayamanan, marami siyang deposito sa bangko. Pero isang araw, siya po ay nakita ng ating Panginoon. Siya ay sinabi sa kanya ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Aba, nag-isip itong si Mateo. Ay pagka ako'y sumunod sa taong ito, ay ako'y maghihirap. Hindi ko na magagawa ang aking mga ginagawa. Mawawalan ako ng mga kaibigan na mga publikano. At baka ako'y ituring pang mga kaaway ng mga Hudyo. Sabi niya, ano kayang aking gagawin? Mag-iisip muna ako. Anong isasagot ko? Pagka tinanong ako ng aking asawa, nasaan ang pera ay wala na akong maibibigay. So balit, alam niyo po, ang ginawa ng si Levi Mateong ito, iniwan niya lahat at tumayo at sumunod sa kanya. Mga kaibigan, tayo tinatawagan din ng ating Panginoon. Sabi kong sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ito po ang sabi sa Mateo 16:24. Ang sabi po sa Mateo 19:29. Ito ang kanyang gantimpala, ang sinumang nag-iwan ng mga bahay, ng mga kapatid na lalaki, o mga kapatid na babae, o ama, o ina, o mga anak, o mga lupa, alang-alang sa aking pangalan ay tatanggap ng makasadaang ulit at magmamana ng buhay na walang hanggan. Napakagandang pangako po nito. Ano pang sinasabi? Ang gantimpala sa langit, maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Sabi sa Apokalipsis 2:10. Napakagandang pangako, mga kapatid, mga ginigiliw, na mga tagapakinig at tagasubaybay. Kapag tayo tinawagan ng Diyos at tayo'y sumunod sa Kanya, mayroon tayong gantimpalang kakamtin. Sana po ay mayroon kayong natutunan na magiging inspirasyon ninyo sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Magandang araw pong muli, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat Ate Vijay. So nabanggit niyo po na pag-uusapan natin ang tungkol sa utang, pagbabayad ng utang. Kung kayo po ay nakaka-relate, patuloy po kayong sumubaybay. Binanggit ni Ate Vijay ang tungkol sa pag-iipon. Sino po ba sa atin ang nakakaipon pa otay-otay? Uso pa ba ngayon sa ating mga anak yung alkansya? Na pag may mga alawan silang tira, meron silang naiihulog sa alkansya. At pagkatapos, kapag puno na, bubuksan, may bibilhin tayong something sila, something na very rewarding. Ang saya nung ganong feeling, ano? Mag-impok. Eh, ang tanong, paano nga tayo makakapag-save kung kulang pa yung ating mga kinikita, yung ating pananalapi? Alam niyo po, ang sabi ay, hindi po natin pinapanukala yung atin pong iipunin pagkatapos na nating planuhin yung ating mga gagastusin. Kasi pag ganun po ang ating style, eh wala talaga pong matitira sa para i-save, talagang mauubos lahat. Ang issue po sa pag-save is that kailangan natin ng balancing perspective. Malinaw po sa banal na kasulatan that kailangan tayong makapag-ipon. Ang purpose po ng pag-iipon ay para ma-provide, makapag-provide tayo dun sa mga legitimate na pangangailangan natin sa future. At if hindi tayo manghihira, mangungutang, kapag may mga emergencies na nangyari sapagkat meron po tayong naipon. At actually, ito pong topic na to is also for me. Sabi nga kung may maisok na isuksok, merong madudukot. Ang problema po minsan ay nasa mindset nga po natin na kulang pa to, ano pang aking iipunin. Pero hindi po masama, ano na, yung kahit pa konti-konti, eventually it will go a long way, yung pong pakonti-konti natin na naiisuksok. Kaya po, talagang we will have to manage kung ano po yung natira, minus na yung ating ibibigay sa Panginoon, ibabalik, yung atin pong naipon, atin pong talagang
aayusin yung atin pong pamimera na hindi po kukulangin yung meron tayo. Kumbaga, minsan kasi ay gusto nating makisabay sa mga nakikita natin, kaya dumarating tayo sa punto na kailangan nating mangutang o nabubuhay tayo sa mga credits, ano po. Kasi meron tayong mga nakikita na gusto rin natin na minsan naman ay hindi na natin pangangailangan. Nabanggit nga rin ni Ate Vijay na kapag tayo ay mamimili, ano, maganda yung meron tayong listahan ng mga pangunahing pangangailangan lang muna ng mga kakailanganin natin. Napakaganda po ng mga tips na to. Patuloy po tayo mag-aaral tungkol sa pamimera. Kaya po kayo ay aming inaanyayahan na patuloy na sumubaybay. May katanungan po ba kayo? Or meron po kayong nais na paglilinaw? Or kayo po ba ay may mga insights, reflection, mga tips na personal po, na experience ninyo, na gusto nyo pong i-share? Feel free. Ganun din po kung gusto ninyo ng mga aklat, aralin sa Biblia na patuloy po natin ipinamimigay. Tumawag lang po or mag-text sa 0917-174-2777. Or sa 0968-853-6607. Ang atin pong toll-free number 1-800-132-20196 para po sa mga kaibigan natin na nasa sa ibang bansa. Ito po ang inyong maaaring tawagan ng libre, 1-800-132-20196. Our email address, connect@adventist.ph. And we are also on socials, our Facebook page, AWR Luzon, Philippines, our YouTube channel, Adventist World Radio North Philippines. Sa bahagi pong ito, pakinggan natin ang mensahe ng awitin.
maraming salamat sa napakagandang awitin. Maganda po itong inspirasyon ngayong haharapin natin ang maghapon. Tayo ay magpapatuloy ang ating pong series, Mga Kalalakihan sa Banal na Kasulatan, particularly sa New Testament. At pagpapatuloy po ito ng kasaysayan ni Peter. Kahapon nakita natin yung kanyang pagbagsa, kung paano siya ay nagkasala, at kung paano siya muling tinawag ng Panginoon. Pinili siya ng Panginoon upang magpakain sa kanyang mga anak. Feed my sheep, ang sabi ng Panginoon sa kanya. Tingnan natin po kung paano naging yung kanyang witnessing. Paano ito mas lalong lumawak. Ibigay natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Anapat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa Bible character. Ito ay may kinalaman pa rin kay Apostol Pedro, na bilang saksi ng ating Panginoon. Ang aklat ng Gawa ay naglarawan ng gawain ng Banal na Espiritu. At samantalang ang ating Panginoon ay kanyang pinangako ang kapangyarihan o ang kaloob ng Banal na Espiritu, sinunod ng mga alagad ang sinabi ng Panginoon at sila'y nanatili sa Jerusalem hanggang sa tinanggap nila ang Banal na Espiritu ayon sa aklat ng Gawa Kapitulo 2. At nung tinanggap nila ang kapangyarihan ng Santong Espiritu, nagsimulang mangaral, nagsimulang maging saksi ang mga tumanggap ng Banal na Espiritu. Isa rito ay si Pedro, Apostol Pedro. Sangayon sa Kapitulo 2 ng Gawa, dahilan sa kanyang pangangaral, ay 3,000 sa isang araw ang tumanggap sa ating Panginoon. At gayon din, ayon sa Kapitulo 3 ng Aklat ng Gawa, nagkaroon ng milagro na ginamit ng Diyos si Pedro sapagkat ang isang taong lumpo ay nakalakad dahilan sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi lamang yon, ayon sa ating Biblia, sinasabi sa aklat ng Gawa, Kapitulo 4, versikulo 15 at 16. Kaya't dinala nila sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga higaan at mga banig upang sa pagdaan ni Pedro ay madaanan man lamang ng anino niya ang ilan sa kanila. Nagkatipon din ang maraming bilang ng mga tao mula sa mga bayang nasa palibot ng Jerusalem na nagdadala ng mga may sakit at ang mga pinahirapan ng masamang espiritu at silang lahat ay pinagaling. Sa makatwid, merong milagrong nangyari noong si Apostol Pedro ay tinanggap niya ang kapangyarihan ng Santong Espiritu. Maging ang kanyang anino, nagpapagaling ng mga may karandaman. Sinasabi rin ng ating Biblia ayon sa Kapitulo 3, versikulo 12 hanggang 4 na sa kanyang pangangaral, 5,000 ang tumanggap sa ating Panginoon sa loob ng isang araw. Kaibigan, hindi katulad ng ating panahon ngayon, mas marami ang mga tao. Subalit, bagamat ang mga tao ng panahon na yon ay hindi gaanong marami, pero sa dahilan sa kanyang pangangaral, 5,000 ang naikayat. Kaya nga, ang ating Panginoon ay pinuri nila at ang kanyang pinapangaral ang ating Panginoong Hesus na siya ang Kristo. Siya'y namatay alang-alang sa ating kaligtasan, subalit siya'y binuhay ng ating Diyos.
Yan ang laman ng kanyang pangangaral. Kaibigan, ang sabi pa ng ating Biblia, walang ibang pangalan na sukat nating ikaligtas maliban sa pangalan ng ating Panginoon. Sapagkat hiwalay sa ating Panginoon, walang kaligtasan. Kaya nga, maraming mga taong tumanggap, taga Jerusalem, mga Israelita, mga Hudyo, pero kinakailangan ang kanyang pangangaral ay hindi lamang sa mga Israelita at mga Hudyo, kundi pa naman sa lahat ng mga tao. Kaya nga ang ating Diyos ngayon, binigyan siya ng kapangyarihan at ng pagkakataon na ipangaral din ang Ebanghelyo sa lahat ng mga tao. Bakit? Sapagkat ang ating Panginoon ay ang kanyang pagtubos hindi lamang sa mga Israelita o sa mga Hudyo, kundi pa naman sa lahat ng mga tao. Ang sabi nga ng aklat ng San Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan na kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, dapat ang Ebanghelyo ay ipangangaral din sa lahat ng mga tao sapagkat ang ating Panginoon ay walang pinipili ng mga tao. Ang sabi nga sa aklat ng Roma, Kapitulo 10, versikulo 9 hanggang 13. Ang wika ng Biblia, sapagkat kung ipahayag mo na sa pamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat sa puso ang tao'y nanampalataya, kaya't itinuturing na ganap at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa kanya ay hindi malalagay sa kahiyan, sapagkat walang pagkakaiba sa Hudyo at sa Grego, sapagkat ang Panginoon ay siya ring Panginoon ng lahat. At siya'y mapagbigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sapagkat ang lahat na tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kaibigan, ang sabi, lahat. Walang itinatangi ang ating Diyos. Kaya ang sabi ng Biblia, maging mga Hudyo at Grego, nanupat ang Diyos ay tinatanggap ang lahat ng mga taong tumatanggap sa Kanya, na pagkatapos ngayon ang Ebanghelyong ito ay napangaral na sa mga tao sa buong sanlibutan. Kaibigan, ang tatanggap sa ating Panginoon na siya ay mananampalataya, siya'y maliligtas. Kaya ipinakita ng ating Panginoon sa magitan ng banal na kasulatan, walang itinatangi ang ating Panginoon. At para lumawak ang pangangaral ni Apostol Pedro, merong leksyon na ibinigay ng Diyos sa kanya. At ito ay nasa Kapitulo 10 ng Aklat ng Gawa. Ang sinasabi sa ating Biblia, ating simulan sa versikulo 1, sa Cesarea ay may isang lalaki na ang pangalan ay Cornelio, isang senturyon na tinatawag na pulutong Italiano. Sa makatuwid, ang taong ito, bukod sa siya ay isang sundalo, siya ay isang hentil. Isang taong masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos, kasama ang kanyang buong sambahayan, naglilimos ng marami sa mga tao at laging nanalangin sa Diyos. Kaibigan, may ugali ang taong ito. May katangian siya. Nang sabi ng ating Biblia, masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos kasama ang kanyang buong sambahayan. Sa makatwid, yung kanyang nalalaman na leksyon na sukat ikaligtas ng tao,
hindi lamang para sa Kanya, kundi pa naman ang wika buong sambahayan. At siya ay naglilimos ng marami sa mga tao at langing nananalangin. Ito yung ugali, nagbibigay ng tulong, limos sa mga taong nangangailangan. Sinasabi nga ng ating Biblia na kapag ka ika'y naglimos o nagbigay ng tulong sa isang taong mahirap ayon sa aklat ng kawikaan, ang wika ay sa Diyos ka nagbibigay. O kapag ka ikaw ay tumulong sa isang taong nangangailangan, maganda ating basahin ang sinasabi ng ating Biblia ayon sa aklat ng kawikaan. Napakaganda, kaibigan, na ito ay ugali ni Cornelio kung bakit ngayon ang ating Panginoon ay binigyan ng pagkakataon na merong darating sa Kanya upang ipangaral ang katotohanan sa buhay ng ating Panginoon. Narito ang sinasabi ng Biblia, kaibigan. Ito ay sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 19, Versikulo 17. Ang mabait sa dukha ay sa Panginoon nagpapautang, at ang kanyang mabuting gawa sa kanya ay babayaran. Kaya ngayon, ang lalaking ito ay merong mabuting gawa at kinakailangan merong isang mangangaral na pupunta sa kanya para maging ganap ang kanyang kaalaman tungkol sa ating Panginoon. Marahil meron siyang nabalitaan tungkol sa ating Panginoon, subalit hindi ganap. Kaya nga ang taong ito ay binigyan ng ating Panginoon ng pagkakataon na merong darating sa kanyang tahanan upang ipabatid sa kanya ang buong liwanag ng Ebanghelyo. Meron din ngayong nais ng ating Diyos na baguhin ang paniniwala ng kanyang alagad na si Pedro, sapagkat ang paniniwala ng mga Hudyo na hindi dapat makisama ang isang Hudyo sa isang Hentil. Kaya nga ang sabi ng ating Biblia, minsan nang may oras na ikasyam na araw, nakita niyang maliwanag sa isang pangitain ang isang anghel ng Diyos na dumarating at sinasabi sa kanya, Cornelio. Siya'y tumitig sa kanya na may pagkatakot at nagsabi, ano yon, Panginoon? Sinabi sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga limos ay umakyat bilang alaala sa harapan ng Diyos. Ngayon, magsugukan ng mga tao sa Joppa at ipatawag mo ang isang Simon na tinatawag na Pedro. Siya'y nanunuluyan kay Simon, isang tagapagluto ng balat na ang bahay ay nasa tabi ng dagat. Nang umalis na ang anghel na kumausap sa kanya, tinawag niya ang dalawa sa kanyang mga alila at ang isang tapat na kawal mula sa mga naglilingkod sa kanya. Pagkatapos, maisalaysay ang lahat ng mga bagay sa kanila. Sila'y isinugo niya sa Joppa. Nang sumunod na araw, nang may oras na ika-anim, samantalang sila'y naglalakbay at malapit na sa lungsod, si Pedro ay umakyat sa itaas ng bahay upang manalangin. Siya'y nagutom ayon sa versikulo 10 at nagnais kumain, subalit samantalang iniyahanda nila ito, nawalan siya ng malay. Sa makatwid, si Pedro, na apostol ng ating Panginoon, ay nakatulog. At sa kanyang pagtulog ngayon ay nagkaroon siya ng panaginip. At nakita niyang bukas ang langit at may isang bagay na bumababa tulad ng isang malapad na kumot na ibinababa sa lupa na bitin sa apat na sulok. Naroroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may apat ang paa at ang mga gumagapang sa lupa at ang mga ibon sa himpapawid. Dumating sa kanya ang isang tinig. Tumindig ka, Pedro. Magkatay ka at kumain. Subalit sinabi ni Pedro, hindi maari, Panginoon, sapagkat
kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawang pagkakataon. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Ito'y nangyari ng tatlong ulit at ang bagay ay agad binatak pataas sa langit. Atin munang pansamantalang iwanan ang ating pagbasa. Ito yung ginagamit ng iba, kaya ang sabi ay ang baboy lininis na ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon kay Pedro, ang lininis ng Panginoon huwag mong tawagin marumi. Sapagkat ang sabi ni San Pedro, Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. At ang sabi ng ating Biblia sa 16, ito'y nangyari ng tatlong ulit at ang bagay ay agad binatak pataas sa langit, samantalang nagugulumihanan si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitain kanyang nakita. Sa makatuwid, iniisip ngayon ni Pedro, ano bang kahulugan ng kanyang panaginip? Kasi sabi niya, Panginoon, kailanman hindi ako kumain ng bagay na marumi. Pero ang sabi ng ating Biblia, huwag mong tawaging marumi ang isang bagay na nininis ng ating Panginoon. Muling dumating sa kanyang wika sa 15, ang tinig sa ikalawang pagkakataon, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Kaya ang sabi, ang baboy, dati-dati sinasabi ng Biblia marumi, hindi dapat kainin, ngayon pwede nang kainin sapagkat ang sabi, ang linis ng Diyos, huwag mong tawaging marumi. Ang tanong, yung bangkumot na nandoon ang iba't ibang mga hayop, may gumagapang, may mga ibon, na natili ba sa lupa? Ito ang wika ay binatak paitaas. Hindi kumain si Pedro, na alagad ng ating Panginoon. At ang wika ng Biblia sa 17, samantalang naguguluhan si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitain kanyang nakita, biglang dumating ang mga taong sinugo ni Cornelio nang may pagtanong ang bahay ni Simon, tumayo siya sa harapan ng pintuan. Tumawag sila upang magtanong kung si Simon na tinatawag na Pedro ay nanunuluyan doon. Samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangitain, sinabi sa kanya ng Espiritu, tingnan mo, may tatlong taong naghahanap sa iyo. Tumindig ka, bumaba ka, at sumama ka sa kanila na walang pag-aatubili sapagkat sila'y aking sinugo. Bumaba si Pedro at sinabi sa mga tao, ako ang hinahanap ninyo, ano ang dahilan ng inyong pagparito? Kaya nga, ang kanilang ginawa, sila ay nagkwento sa sinabi ngayon ni Cornelio sa kanila at ang sabi ng ating Biblia sa versikulo 23, kaya't sila'y pinatuloy niya at naging kanyang panauhin. Nang sumunod na araw, bumangon siya at umalis na kasama nila at siya'y sinamahan ng ilang kapatid mula sa Joppa. 24. Nang sumunod na araw ay dumating sila sa Cesarea, sila'y inihintay ni Cornelio at tinipon ang kanyang mga kamag-anak at ang kanyang malapit na kaibigan. Pagpasok ni Pedro, sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Ngunit, pinatayo siya ni Pedro na sinasabi, tumayo ka, ako man ay tao rin. At habang nakikipag-usap sa kanya, pumasok siya at kanyang naratnan ang maraming taong nagkakatipon. Ito na ngayon ang susi sa sinasabing, Pedro, umatay ka, kumain ka. Ang mga ito ay hindi mga hayop, kundi mga tao. Bakit? Ito yung ating sagot.
Versikulo 28, sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi pinahintulot sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga, ngunit ipinakita sa akin ng Diyos na huwag kong tawagin ang isang tao na marumi o karumaldumal. Sapagkat ang mga ito ay mga Hentil, sa tingin ngayon ni Apostol Pedro na ang mga ito ay mga taong marumi. Pero may panukala ang ating Diyos. Ang isang Hudyo ngayon ay ginamit ng ating Diyos upang ipangaral ang Ebanghelyo sa kanila. Kaya nga, nangaral ngayon si Pedro sa loob ng tahanan ni Cornelio, sapagkat talastas ngayon ni San Pedro, na apostol ng ating Panginoon, ang Diyos ay hindi nagtatangi. Kaya nga, siya ay nagsalita sa kanila, ipinangaral ang ating Panginoong Hesus, siya ang tagapagligtas, siya ang anak ng Diyos, siya ang nabayubay sa krus, namatay, subalit siya ay muling binuhay ng ating Diyos. Kaya nga, pagkatapos ng kanyang pangangaral ngayon, ayon sa versikulo 44 hanggang 45, samantalang sinasabi pa ni Pedro ang mga salitang ito, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakinig ng salita. Ang mga mananampalatayang Hudyo na dumating na kasama ni Pedro ay namangha, sapagkat ibinuhos din maging sa mga Hentil ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat narinig nilang nagsasalita ang mga ito ng mga wika at nagpupuri sa Diyos, nang magkagayoy, ipinahayag ni Pedro, maari bang hadlangan ng sinuman ang tubig upang huwag mabautismuhan itong mga tumanggap ng Espiritu Santo na gayan naman natin? At kanyang inutusan sila na mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos siya'y pinakiusapan nilang manatili ng mga ilang araw. Kaibigan, pagkatapos ngayong nagsalita si Pedro sa mga taong ito na mga Hentil, bumaba ang Banal na Espiritu na mangha ang mga Hudyo na kasama ni Apostol Pedro, sapagkat tinanggap din ng mga Hentil ang kaloob ng Banal na Espiritu. Kaibigan, ipinakita sa atin ng Banal na Kasulatan, ang pangangaral ay hindi lamang sa mga Hudyo, kundi pa naman sa lahat ng mga tao. Sapagkat sinasabi ng ating Biblia dito sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 24, Versikulo 14, ito yung ating mababasa, kaibigan. Ang wika at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. Kinakailangan ang Ebanghelyo ng ating Panginoon hindi lamang sa mga Hudyo o Israelita ang tumanggap, kundi pa naman sa lahat ng mga tao. Kaibigan, ito ngayon ang ating ginagawa. Ating ngayong ipinangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoon, sapagkat kapag ka itong Ebanghelyong ito ay naipangaral na sa lahat ng mga tao, darating ang wakas. Sa mga tuwid, hindi darating ang wakas, maliban ang Ebanghelyo ng ating Panginoon ay ipangangaral sa lahat ng mga tao. Walang pinipili ang ating Diyos. At kapag ka ngayong Ebanghelyong ito ay naipangaral na, nasa tao ngayon ang pasya kung kanyang tatanggapin ang pabalita ng ating Diyos. Subalit ang sino mang tumanggap sa ating Panginoon na kanyang tagapagligtas, siya ay mabubuhay, magkakaroon ng kaligtasan. Kaibigan, handa ka bang tumanggap sa kapangyarihan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon?
Handa ka bang pagkatapos mong tinanggap ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ng ating Diyos, tinanggap mo si Kristo, handa ka bang ipagkaloob din o ibalita mo sa iyong mga kamag-anak, sa iyong mga kasama, sa iyong tahanan, mga kapitbahay, mga kaibigan, sabihin mo sa kanila ng ating Panginoon ay siyang Kristo, siyang Panginoon ng lahat ng mga tatanggap na may pananampalataya at sila ay maliligtas. Kaibigan, ang aking samot dalangin, nawa tanggapin mo si Kristo na iyong tagapagligtas upang ikaw ay mabuhay at magkaroon ng kaligtasan. At hindi lamang sa iyo, kaibigan, kundi pa naman ang lahat na tatanggap sa ating Panginoon at tayo na atasan ng Panginoon, sabihin natin ang mabuting balita sa lahat ng mga tao. Nais kong basahin ang sinasabi sa Pilipos 4, versikulo 6 at 7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, marami ng mga kaibigan tayong mga listeners na humingi ng panalangin. Dininig ng Diyos ang ating mga panalangin. Napakabuti ng ating Diyos. Kaibigan, ibulong mo sa ating Panginoon ang iyong kahilingan at ang Diyos ay kanyang tutugunan ayon sa kanyang biyaya. Tayo manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Bagamat kami po ay nagkakamali, marami kaming pagkukulang, subalit kami ay pinapatawad ng aming Panginoon na kapag kami lumalapit, humihingi ng tawad sa Kanya. Dakilang Diyos, marami pong salamat. Sa pamamagitan ng biyaya ng aming Panginoon, kami ay makakalapit sa inyong banal na harapan. Pagpalain ang aking kaibigan at ang kanyang kahilingan, Panginoon, nawa inyo pong tugunan ayon sa inyong biyaya. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating Panginoon. Maraming salamat po, Pastor Romy. Makikita natin na itong New Testament ay maraming portions ay nabanggit yung ministeryong ginawa ni Peter. Kung kayo po ay familiar, alam natin na si Peter ginamit ng Diyos para bumuhay ng patay. Yan ay yung kwento ni Tabitha o kwento ni Dorcas. At ito pong pagkabuhay, yung resurrection na nangyari kay Tabitha, itong miracle na to, ito ay nag-akay sa maraming tao na tumanggap kay Jesus doon sa Joppa. Nabanggit din po sa pag-aaral natin ngayon yung tungkol kay Cornelius. At si Cornelius po ay hintil. Alam niyo si Peter, meron siyang parang very confined, yung kanyang ministeryo, most of his ministry kasi nangyari ay sa kapwa niya mga Hudyo. At itong si Cornelio ay hindi Hudyo, siya ay hintil. Kaya nung tinawag siya ng Panginoon na puntahan si Cornelio, parang nagdadalawang isip siya. Parang bakit ko pupuntahan yan, yung taong yan. Pero sumunod po si Peter. Meron siyang pangitain na nakita at ang sabi ng Panginoon ay huwag mong ariing madumi yung nilinis na ng Diyos. At ito pong pagtanggap ni Cornelio sa pabalita ng Diyos ay nag-akay rin ng marami pang mga tao. Naging very instrumental si Cornelius sa propagation, sa pagkalat ng pabalita, ng mabuting balita ni Kristo. Ang good news po, ang gospel will be preached to everyone. Ito po ay ipapangaral sa lahat. Wala pong pinipili ang Diyos. Walang rank, walang educational background. Anuman po ang ating nakalipas, anuman po ang ating kalalagayan ngayon, hindi po pinipili ng Panginoon kung sino yung kanyang nais lamang bigyan ng mabuting balita ng kanyang pagliligtas.
ang desisyon po ay nasa atin. Kung tatanggapin natin ang mensahe at ang biyaya na kanyang iniaalok. At kung ito'y tatanggapin natin, kagaya ni Cornelius, we will have life and we will have it abundantly. Ang katanungan po ay, tatanggapin po ba natin itong mabuting balita ng kanyang pagkabuhay, ng kanyang pagkamatay, ng kanyang pagkabuhay at ng ministeryong ginagampanan niya ngayon upang tayo po ay magkaroon din naman ng kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan sa ating pag-aaral, kung ang tugon niyo po sa kanyang mensahe ay oo, nais kong lubusang tanggapin si Jesus, makipag-ugnayan po kayo sa amin. Ganon din po kung meron kayong mga prayer requests, huwag po kayong mag-atubili na ito'y ipadala. Meron po tayong prayer team na handang samahan kayong ilagak ang inyong mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos. At kung kayo po ay nagnanais makatanggap ng mga aklat, aralin sa Biblia, tumawag lang po or mag-text sa 0917-174-2777. 0917-174-2777 or sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. Ang atin pong toll-free number, 1-800-132-20196. Pwede rin po kayong mag-send ng mensahe sa email connect@adventist.ph. Tayo po is also on socials, our Facebook page, AWR Luzon, Philippines, at ang atin pong YouTube channel, Adventist World Radio, North Philippines. Muli mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bukas po, magkita-kita tayo. Ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Then Esther sent this reply to Mordecai. Go and gather all the Jews who are in Susa together, and pray and fast for me. Do not eat or drink anything for 3 days and nights. I and my maidens will fast as you do. After that, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish.